Ang kapamilya aktor at komedyante na si Vice Ganda ay nagsalita sa mga sinasabing target ng media ang ganting ABS-CBN, lalo na ang pamilyang Lopez na nagmamay-ari ng network. Binigyan diin ni Vice na ang mga empleyado ng TV network ang siyang higit na maghihirap mula sa mga natapos na operasyon nito, hindi ang pamilyang Lopez. Matapos ang aplikasyon ng higanting media para sa isang sariwang prangkisa ay itinanggi ng Kongreso. Ayon sa kanya, sa pagpapasara ng ABS-CBN, mawawalan ng malaking pagkakitaan ang pamilya Lopez. Pero sigurado akong di sila maghihirap, napakayaman na nila para maghirap. Narito ang naging post ni Vice Ganda sa kanyang Twitter account. Ayon sa kanya, kaya kung inaakala nyong nagtatagumpay kayo, eh nagkamali kayo. Mali ang na-target nyo, mali ang pinatay nyo, at lahat yan ay mumultuhin at gagambalahin kayo. Ang kumpanya ng media ay nawala ng bid para sa 25 taong prangkisa noong July 10 matapos ang karamihan sa Committee on Legislative Franchise ay bumoto ng oo upang tanggihan ng aplikasyon ng naturang network. Ang kakulangan ng prangkisa ng ABS-CBN ay nag-iiwan ng 11,000 na empleyado sa peligro na mawalan ng trabaho. Inihayag ng network na nagsimula na ito ng mga retrenching workers sa pagtatapos ng Agosto. Ititigil din ito sa pagpapatakbo ng ilan sa mga negosyo nito. Samantala, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na binuwag niya ang oligarkiya na kinokontrol ang ekonomiya at sambayan ng Pilipino nang hindi idiniklara ang batas martial law. Nilinaw din ng tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque na ang deklarasyon ni Pangulong Duterte ay hindi patungkol sa pamilyang Lopez. Gayunman, ang hindi nakatala sa audio address ni Pangulong Duterte na binanggit ng Philippine Daily Inquirer ay sinabi na ang Pangulo ay nagsagawa ng mga fresh trade laban sa network sa panahon ng kanyang talumpati. Patuloy na pinanatili ni Roque na neutral ang Pangulo sa isyu ng ABS-CBN. Tumanggi din siyang magpuna ng ulat na nagsasaad na pinuna ng Pangulo ang ABS-CBN dahil sinabi niyang wala siyang personal na kinalaman tungkol dito. Si Vice ay bahagi ng lumalaking listahan ng mga kilalang tao na nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pagkabigo sa pagtanggi ng franchise sa pag-renew ng network ng TV.